Elisusuriano, alam ko naman ang lahat ay pinanonood nyo eh. Dahil rason. Kung ayaw ni tiyo mo, o ikaw na lang. Patunayan mong mali ako. Sagutin nyo na lumabang ka ng running debate kung walang panahon si Tiyo Eli mo kasi busy raw sa pangangaral. Kaya nga raw hindi makauwi sa Pilipinas, busy siya sa pangangaral. Yan ang mga wala naman raw siyang kaso na ron eh. Naano na raw yun eh. Yung rape na lang daw. Tanggapin natin, pero makukulong ka eh. Biro mo yung binasa kong tatanggi mo na sumagot ka doon sa kaso. Biro mong sabihin na yung anal, hindi naman rape case. Parang inamin mo eh, na talagang sa puwet, anal eh. Parang inamin mo na yun eh. Kaya siguro iniwanan ka na ng mga abogado mo eh. Kasi alam na nilang makukulong ka eh. Kaya iniwanan ka na, wala nang abogadong gusto ng kaso mo. Kaya kayong mga kaibigan po, kayo lalo na kayong mga bago, huwag po kayong umasa na uuwi pa sa Pilipinas yan. Yung mga pagtuturo niya ng ganyan, parang yan, suicide na yan eh. Suicide na yan eh. Talagang siya, naniniwala siya na kahit anong sabihin niya, kahit kasinungalingan, ay ala siya doon, paniwala siya sa hindi, wala siya doon. Basta sasabihin niya yun, may maniwala sa hindi. Kasi siguro iniisip niya, dami yaman ko na eh. Kahit kumonti na lang ang umanib sa akin, pero may kaanib pa rin. Marami pa rin na naniniwala sa akin. Kaya kahit ano lang sabihin ko, kaya mapapansin niyo yung mga devil's exposition. Devil's exposition talaga yan. Puro kasinungalingan. Sa una pa lang eh. Tanong nyo sa Biblia. Magtanong sa Biblia. sabi ni Daniel Lason. Itanong mo kay Soriano. Kaya sasagot ng Biblia. Hindi o. Ang sumasagot si Lisa Soriano. Puro mali po. Bueno, tuloy-tuloy natin mga kaibigan. Ubusin natin to. Kailangan pagtsagaan nyo lang. Panoorin nyo po, umpisa sa uno. At kung may panahon pa, yung mga nagsasalita social media ng hanga-hanga, ipi-play ko pa yan. Tingnan natin kung may panahon pa. Ubusin lang natin to. Nangaral si Manalo nun eh. Yung mga miyembro nilang nag-apag-asawa ng Amerikano, yun ang nag-umpisa ron. Pero di nangaral si Manalo ron. Kaya alam ko di nangaral, di marunong English si Manalo eh. Hindi naman sa panghahamak hindi marunong na English si Manalo. Di siya nangaral sa Amerika. Nagpunta siya ayon sa pasugo nila, nagpunta si Manalo sa Amerika, hindi para mangaral, kundi para mag-aral. Eto, di pa nga ito nabe-verify eh. Pero nakalagay sa pasugo ito, July 1964, page 182. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Growing pains, the incipient church's rapid expansion increased its enemies and aroused more clever criticisms. Felix Manalo went to America and enrolled in a non-sectarian institution, the Pacific School of Religion in California, in 1919. Nag-aral daw siya sa Pacific School of Religion in California. So hindi siya nangaral. Kung totoo ito ha, kaya lang sinasabi ko kung totoo kasi hindi pa naman ito napapatunayan eh. Meron nga rito isang dokumento eh, pirmado pa eh. Ito, pabasa ko sa iyo kapatid na Daniel. Ito po. Yung kinauukulan para itago ang kanyang pero ibinigay ito sa atin. Ito yun, Asa mo, kapatid na Daniel? November 17 ng 1997. Dear Mr., yung pong nagpadala, I am responding to your email message of November 14 to our website. You inquired whether or not one Felix Y. Manalo or Felix Isagun has
attended PSR. I School of Religion. PSR, kapatid na Daniel, yun yung Pacific School of Religion na sinasabi ng kanilang pasugo na doon daw nag-aral si Manalo. E may nag-inquire. Palagay ko, iglesia ni Manalo ito, kaya ayaw ipakita yung pangalan niya. Sabi ni nung registrar ng assistant to the dean, si Cheryl M. Hewer. Ah, kapatid Daniel, ulitin mo. I am responding to your email message of November 14 to our website. You inquired whether or not Juan Felix Y. Manalo or Felix Isagun has attended PSR. I have no record of any attendance at Pacific School of Religion for this person. If I can be of further assistance, please don't hesitate to contact me. My email address is shewer@psr.edu. Sincerely, Cheryl Hewer, Registrar and Assistant to the Dean. Keeping School of Religion. Ayan. Kaso yung nakalagay sa pasugo, hindi yun ano eh. Hindi yun, hindi masasabi na yun eh, verified na eh. Kasi itinanggi ng Pacific School of Religion na may nag-aral doon Felix Manalo eh. Sabi lang nila yun. Pero kung totoo man yan, nagpunta si Manalo sa West, hindi para mangaral, kundi para mag-aral. Pero ako, nandito ako, nangangaral ako. Hayag na nangyayari ito sa mundo ngayon. Na? Para matupad yung hula na sabi, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Kaya, sa awa ng Diyos, naririto kami ngayon. Sana meron ka ng insight to the as to the history of the Church of God. Naintindihan mo po, kapatid na Ana Marie? Opo, Brother Eli. Maraming salamat po. Salamat din sa pag-participate, kapatid. Pagpalaing kanawa ng Panginoon. Salamat po. Ayan po, mga kaibigan. Inaanihan namin na pag-ibigan. Ayan. Kita nyo naman, ha? Ayan, Elisa Soriano. Walang ano, walang putol yun, ha? Walang putol yun. Talagang binuo ko. Para makita yung buong mong kasinungalingan. Ayun. Pero, mayroon ka rin sinabing totoo, eh. Mayroon ka rin sinabing totoo. Yun ang nagpapatotoo na totoo nga, Iglesia ni Cristo, na ang kapatid mo nalusugo ng Diyos yan. Ang sabi mo, hindi naman si Manalo nangaral dun eh. Nag-aralan niya nakalagay, pero hindi nga niya matya kung nag-aral talaga siya. Kasi hindi nga niya marunong mag-English eh. Ayan eh. Yan ba yung mga palatandaan talaga, Elisa Soriano, ka-espiritu ka ng mga kaaway talaga ng Panginoong Diyos. Ganyan ang mga tikada ng mga kaaway ng Diyos eh. Yung bang masyadong mapagmataas. Pero yung mga sa Diyos talaga, ay hindi ganun ang mga salita laban doon sa tao ng Diyos. Pero ang mga tao ng Diyos talaga, pinipili yan para hiyain ang marurunong. Masdanan niya ang pagkatao sa'yo, sabi ni Pablo. Pinipili ang Diyos, ang mamangsadayin na ito, para hiyain ang marurunong. Pinipili niya ang mahina para hiyain ang malalakas. Bueno, huwag na tayong pumunta rin. Ito. Sa lahat ng sinabi ni Elisa Soriano, sa wakas, totoo yung sinabi niya. Hindi po kasi kailangan talagang mangaral ang kapatid na Manalo. Kasi, hindi po matutupad yung hula eh. Yung hula kasi kailangan talaga, hindi mangaral ang kapatid na Manalo. Ito po. Ito po ang hula kasi. Ayan o. Oh. Yan ang pinakahula. Ano po? Ayan o. Oh. Tinin nyo ha. Ah. Yan ang hula. 45, 43, 57. Ayan po, ito po ay pinakikita ko talaga para doon naman sa mga hindi masyadong ano, hindi ibig namin ignorante sa Biblia, ignorante sa mga talagang hula namin. Ayan po ah. Babasahin ko po ah. Yan po ay mula sa Bibliang Magandang Balita. Ano? Isaiah 43:5-7. Ito po. Na yan po ang nagpapatotoo. Natutuo talaga yung sinabi ni Elisa Soriano
na hindi nangaral ang kapatid ng Manalo. Bakit? Eh, mamamali po ang hula eh. Ito po. Isaiah 43:5-7. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Sasabihin ko sa mga bansa ng hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaanin ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malayong dako, mula sa lahat ng panig ng mundo. Sila ang aking bayan na aking nilalang. Ayan po. Ayan po mga kaibigan. Lalo-lalo po kayong mga hindi particular po sa hula. Ano po? Ayan po ang hula. Sabi sa hula, magagaling sa malayong silangan yung lahing yon. Dulong silangan ang nakalagay. Pero sa James Moffat, Far East, malayong silangan. Dito po sa magandang balita, Biblia, eh yan po'y dulong silangan. Eh, lalo pong naging Far East ito kasi dulo na eh. Anong sabi? Mula sa dulong silangan, titipunin kita sa kanluran. Tupad na tapod po yan sa Amerika. Tupad na tapod po yan mga kaibigan. Hindi po nangaral ang kapatid na Manalo nun. Kundi, dumami po ang iglesia nun dahil sa nagtitipon. Tinupad ng Diyos yun, titipunin ko kayo sa kanluran. Yung mga kapatid na Pilipinong nagtrabaho doon, yun po, nagko-committee sila, ipon-ipon. Hanggang sa nagkikita-kita, dumadami, umiiling sa Pilipinas, sa sentral na padalhan ng ministro doon para may mga sawa sa kanila. Diyan po ang umpisa. Nagtitipon-tipon sila kahit sa ang bansa. Yan po ang hayagang umpisa, hindi po yan pagbubuhat ng bangko. Talagang ganun po ang nangyari. Kasi po yun ang talagang hula eh. Kaya tama yung sinabi ni Suriano eh. Ngayon lang nagsabi ng totoo yan na ang kapatid na Manalo, hindi naman nangaral doon. Kasi yun ang nasa hula eh. Kaya sa wakas eh, palakpakan natin. Pumalakpak naman kayo kay Jesus Suriano. Palakpak, Bad Eli, Dalaginding. Tama yung sinabi mo eh. Hindi talaga nangaral ang kapatid na Manalo doon. Talagang tinipon ng Diyos doon ang mga kapatid sa iglesia. Tinipon doon. Tama po yung sinabi mo eh. Hindi talaga nangaral. Ngayon, sinasabi mo naman na hindi marunong mag-Ingles. Alright, tanggapin natin. Hindi na ako makikipagtalo yan. Tanggapin natin. Eh, pero alam nyo ba yung mga kalaban niya sa reliyon? Puro marunong mag-Ingles eh. Marunong, matataas ang pinag-aralan. Kaya nga sa hula sinasabi, yung talagang didikdikin mong durog, mga bundok, didikdikin mong durog yan. Durog po lahat yun. Yung mga kasapi sa reliyong, mga nagyayabang na matatalino, nag-aral pa, nagsiseminaryo, mga nag-aral pa, durog lahat yun. Wala pong nagawa kay kapatid na Manalo. Hindi marunong mag-Ingles yan ha. Hindi marunong mag-Ingles ha. Sorry po. Yan po mga kaibigan ang dapat nyong matutuan. Kayo po mga miyembro dyan. Totoo yung sinabi ni Eliseo Suriano. Ha? Talagang kahit ganyan si Dalaginding, nagsasabi rin ng totoo yan. Pero tandaan mo ito, Dalaginding, nalimutan mo na yung mga marurunong na nagyayabang na katulad mo, aba, parang wala na yun. Biro mo, sabihin ng kapatid na Manalo, umpisang 1914, ang relihiyon nyo sa demonyo, Protestante sa demonyo, yan nga ang mga usig mo eh. Katoliko sa demonyo ang relihiyon na yan. Pero, Eliseo Suriano, sa kabila noon, pinatungan pa rin nila. Anong ibig sabihin nun? Ha? Dalaginding, anong ibig sabihin nun? Eh, sabi mo eh, biro mo niya, Protestante sa demonyo, tapos pinatungan niya. Di ang demonyo ang nag-ano sa kanyang tagapamala. Bobo. Ang ibig sabihin nun,
tinanggap na ng mga taong yon na silang Protestante, relihiyong sa demonyo talaga. Alam niyo mga kaibigan, hindi ho masama na sabihin ng totoo. Ang relihiyong, hindi po yung kaanib ang tinutukoy na demonyo doon eh. Yung relihiyong kinaaniban, yung mga taong doon, yun ang mga nadaya. Yun ang sa demonyo. Yun ang mga taong nadaya ng demonyo. Yung relihiyon po ang sa demonyo, tinatag ni Satanas yan. Kaya nga po, ibong mandaragit, kinakailangan yung mga nadaya ni Satanas, parang inahi, parang mga sisyo, na kailangan dagitin doon. Dagitin eh. Nakita niyo po ba? Kasi relihiyon ng demonyo doon eh. Kaya dagitin yun eh. Walang iniwan sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Ano ang relihiyon ng mga audyo, ng mangaral ng Panginoong Jesucristo? Ano ang mga relihiyon na taglay ng mga Hudyo? Parisyo, Sidusyo. Puro yung nakasalig sa Judaismo, sa kautusan ni Moises. Pero hindi alam nung mga taong yun, nasa demonyo sila. Parihong Biblia ginagamit noon. Magkaiba lang ang interpretasyon ng iba. Yung Parisyo naniniwala sa anghel, pero yung Sidusyo hindi naniniwala sa anghel yun. Magkaiba. Pero parihong sa demonyo yun. O pero sino bang mga nakumberte noon? Hindi ba mga kaanib, mga Hudyo, na dati sa demonyo? Hindi ba ikaw may sabi rin na ang mga relihiyon sa demonyo, ikalawang tama? Pagkatapos eh, ang mga nakukumbinsi mo, galing din doon sa demonyo. Kita mo na. O yung Biblia, sali ng mga Protestante yan. O di ba't gumagamit ka sa demonyo rin yun? Ang sa demonyo lang, yung relihiyon, hindi yung tao. Mga kaibigan, ano? Kasi yan ang minsan panira ni Lusurianong na akala mo totoo yun at akala mo masama ang iglesia ni Kristo. Ano po? Hindi po tama yun. Mali po yun. Paninira po yun. Ang sa demonyo po, relihiyon yun. Kaya nga po, ang hula sa kanya, ibong mangdadagit eh. Ibong mangdadagit. Dadagitin ka kasi kumbaga sa inahin, mayroon ng inahin, yun na nga ang sinasabi dito na hilagaan at timugan. Alin ba yung hilagaan at timugan? Yung bansa ng hilaga, yun po ang tinatawag na Protestant. Kaya mga bansa sa hilaga, ito, babasahin ko sa iyo sa baba. Ayan. Sa Reformation. Reformation by Owen Chadwick, page 366. In the North, hilagaan, the Protestant were in control. Lutheran Church in Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Germany. Calvinist Church in Scotland, Netherlands, Hispalatinate, Western Germany. In the South, Timugan, the Catholics were in control. Spain, Italy, Austria, Bavaria, and Southern Germany. Yun ang ibig sabihin ng Timugan, kumakatawan po yun. Kumakatawa po yun sa Katoliko. Yung hilagaan naman po yun, kumakatawan yun sa Protestante. Kaya sabi ng Diyos, sasabihin ko sa hilagaan, bayaan mo. O hindi ba pinipigil talaga ng Protestante yung kaanib nila? Yung hilagaan, kuwan lang po yun, dako yun na pagmumulan ng mga bansa na kontrolado ng Protestante. O kontrolado sa hilagaan ng Protestante ang bansang ano yun? Lutheran Church sa Sweden, Norway, Denmark, Iceland, Germany, Calvinist Church in Scotland. Kontrolado po nila sa hilagaan yung mga relihiyon ng Protestante. O sa Katoliko naman, South Timugan, the Catholics were in control, Spain, Italy, Austria, Bavaria, in Southern Germany. Yun po ang bansa na kontrolado ng Katoliko. Yung mga tao doon na nakatira doon, na mga nadaya ng Protestante at Katoliko, mga nadaya dyan sa loob ni Satanas. Kinakailangan talaga, ilabas po yon. Ilabas, yun ang totoo po yon. Yon, mga kaibigan. So di malinaw na ngayon. Hindi raw magurong mag-English. Yung mga apostol, hindi rin magurong mag-English eh. Nakita mo ba yun, Soriano? Pero pinapatnubayan ng Diyos yun. Kaya nga, hindi po batayan yung wala kang pinag-aralan, hindi ka marunong mag-English, hindi ka nasugo ng Diyos. Karamihan sa mga apostol, illiterate. Ilan lang ang may pinag-aralan doon. Si Mateo ata, tax collector yun. Si Apostol Pablo, isang Sanhedrin, sinadro, may nag-aral yun. Pero karamihan dun walang pinag-aralan. Si Kristo, kaya nga nagtataka yung mga to,
bata pa, nandun sa templo, nagtuturo si Kristo eh. Paano ba niya natuto ito ng karunungan ganun? Hindi nag-aral ah. Hindi marunong ng English si Kristo. Siguro noon ang Aramaico kasi noon eh. Pero siguro yun ang pinaka national language doon. Pero magaling si Kristo, di ba? Hindi siya nag-aral ah. Kaya Suriano, yung ginagawa mo, eh salamat naman kahit pa paano nagsasabi ka ng totoo eh. Kaya, ayan mga kaibigan, napakalinaw po. Pero, ito pa Suriano, huwag kang mag-alala. Kung may hula ang kapatid na manalo, kasi sugo siya ng Diyos, may hula din ang katulad mo. Kaya nga lang, lihis ang mga hula mo, sabihin mo sa Diyos ka. Eh biro mo, ikapitong tatak na nito. Yung huling sugo, kaya nga huli si kapatid na manalo, yun na ang ikalawang ngayon na umaakyat. Pasimula po yun ang ikapitong tatak. Ang ikapitong tatak po, wakas na ng mundo ang dulo niyan. Nakita mo ba? Alin ka ba doon? Eh ang aral ng Kristiyanismo o ang panahon ng Kristiyano, ipinakita na pong buo yan kay Apostol Juan. Ipinakita na po yan. Kung anong mangyayari, kung sinong sugo dyan, kung sinong Satanas yan. Pati langit po nagparuroonan ng mga maligtas. Ipinakita na po yan kay Apostol Juan. Pati yung parurusahan. Alin ka ba doon, Suriano? Kasi yung seven seals, yung ikapitong tatak, mga kaibigan, ito po, yung ikapitong tatak, yun na ang huling tatak sa panahong Kristiyano. Ang dulo po ng ikapitong tatak, yun po ang wakas na ng mundo. At ang pitong tatak pong yan, nagumpisa po ng pangangaral ng pitong tatak sa ikaliligtas, para maligtas, yung First World War, yun ang Chete Ono, si kapatid na manalo, yung ibang anghel na umakyat sa Sikta ng Araw na sinundan yun ng mga giyera nga, nung dyan sa giyera. Pagkatapos, wala na pong iba at maging dun sa 14:9 ng Apokalipsis, ang ikatlong anghel doon na sumisigaw na parurusuhan ang tumatanggap sa nuot ka ng kamay na yun nga po ang Katoliko na wala naman iba ang kapatid na manalo na tuturo niya. Ang kasunod po noon ay wakas na ng mundo. Pag-aani na, gagapasi na ang mga anihinog na. Wakas na nang, wala nang kasunod po yun eh. Wala nang anghel pang ikaapat na si Suriano nga. Pero huling-huli ka na Suriano eh. Kaya pala galit ka na sasabihin ni kapatid mo na huli siya eh. Kasi gusto mo rin maging huli. Gusto mong agawin yung huli. O, inaagaw mo na yung Isaiah 24:15. Ngayon yung huli na naman aagawin mo. Paano mo maaagaw? Eh yan ang nakatala sa kwan na, hindi mo pwedeng baguhin yan. Ituro mo na lang alin ka ba noon kasi yung pitong pakaka, yung uling pagtunog ng iyong pitong mga kaibigan, yung ikapitong tatak, eh inati rin po yan sa pitong ihip ng pakaka. Pitong anghel na pitong ihip ng pakaka. Eh tayo po nasa ikapitong ihip na ng pakaka. Ang hinahantay na po lang natin, ito tandaan po ninyo, huwag nyo gawin biro ito. Ang hinahantay na lang po, yung pagbaba ng Panginoong Jesucristo. Na doon na ngayon susunugin ang mundo, ililigtas niya. Nandoon na kaya magliligtas si Kristo eh. Aalisin niya yung mga ililigtas niya. Yung mga buhay, hindi na mamamatay. Sa isang gisat mata, aagawin yun sa alapa pagkatapos ng buhayin na yung unang pagkabuhay na magulo. Bubuhayin po yun, saka yung buhay, hindi na mamamatay. Ngayon, yung buhay na hindi maliligtas, susupukin po ng apoy yun. Kasi nakatakdang supukin ng apoy ang mundo natin. Yan na lang po ang kulang. Huwag nyo pong gawing iwalang bahala itong sasabihin ko sa inyo. Yan lang po ang pinaka dapat suriin ninyo. Kawawa po ang kaluluwa nyo. Maghihirap kayo araw at gabi magpakailan-kailanman. Kaya hindi dapat ipagsapalaran ang ating pananampalataya. Kailangan po tiyakin natin yan. Bueno, puntahan natin ito. May hula din kay Jesus Suriano eh. Alam nyo po, kung may hula sa mga sugo ng Diyos, yung mga bulang propeta, may hula din yan. Eh yung mga hula dyan sa bulang propeta, yung iba, tupad na tupad kay Suriano yun eh. Nang ginagamit na dinegosyo yung aral ng Diyos. Tupad na tapo yung pangdaraya. Yung aral, wala naman sa Biblia. Tupad po sa kanya yan. Ngayon, ito pa ang hula na maaring hindi pa ito alam ni Suriano. Ito, babasahin ko sa inyo. Ako pa, Apokalipsis
12:9. Ayan po ah. Apokalipsis 12:9. Ayan po ah. Kayo pong mga ano, ayan po ah, 12:9. Yan po ang hula na nasa Apokalipsis. Ayun. Kisuryano po ito pa dyan. Sigurado ko. Ito po ah. Basahin ko na po para hindi mahirap na ano po. Apokalipsis 12:9. Ilisusuryano, basahin mo Biblia mo. Ikaw to, ah, ito. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Kaya't magagala kayo o mga langit at kayong magsisitaan dyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo ay bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Galit talaga ang Diablo sa Satanas. Kaya masigasig ngayon eh. Kasi alam niya malapit na siyang parusahan. Ito, tuloy natin. Sa 17, ulitin ko muna uli yun ha. Ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam na niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siya'y magsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus.